Shout out sa lahat ng gang, pagkakaisa. Iisang layunin, tatak lang ang magkakaiba. Pangkat ng bahala, BCJ Sputnik. Batango na lera, do or die tumati. Ang sinasabi lang pag-ibig, ito ay katumbas ng paglulod. Sobrang dami na mga nagpapasihik at masyado na nakakasilaw, kaya muli ako nagbabalik. Magandang araw sa inyong lahat, yeah. Muling nagbabalik. Brady mo alam ako si Ginoong Rodriguez. Ikaw'y gastang at hindi titino yung kinis. Halimaw din yan pag nagseryoso. So, yan yung mga tipong kalaban talaga na siniseryoso ko talaga. Ano, brutal. Brutal na battle ang inaasahan ko. Plasma, malaking respeto, win or lose tol, gawin natin lahat, dapat walang mag-choke, gawin natin yung classic na battle talaga. So, win or lose, respeto sa'yo Plasma. Fukuda, ang in-expect ko dito ay maduming laban, madumi na, hindi madumi na madaya, kundi madumi na madugo, kalat yung lamang loob, at sana ganun din yung in-expect mo. Gusto ko ng brutal na laban. Yun. Flip top on 12 day 1 pambitong laban na natin dito ngayon sa 31st Street Cagayan de Oro City. Hindi ko lang kung bakit tayo nandito, pero shoutouts pa rin sa iyo sa pagtanggap sa amin. At flip top agay para sa parating nating laban. Oh. Yeah! Laking pasasalamat sa lahat ng mga brands na tumulong para buuin tong event na to. Nakikita nyo sa likod, silipin nyo yan, supportahan nyo sila. At sa kanan ko, galing pang Cagayan de Oro City para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Fukuda. Yeah! Walang bukas kung wala ang kahapon, wala sana sa itaas kung walang nagpaahon. Kaya respeto sa lahat ng mga nagsumikap, sa mga nagpaangat at mga nagpamula. Ukit sa pagsulat, hindi na ba madiin? Kailangan mong magulat sa mga patikin, damahin bawat ikaw sa pinting ng letra. Mahinhin o pasigaw, dapat sariling kargada. Shoutout ko lang yung tropa ko, si Boss Alger, Dax Clothing, Vape in Time, tapos ANF. At sa kaliwa naman, Quezon City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Plasma. Tanging paraan para tayo'y magkatuluyan. Huwag kang mag-alala, sinta, ikaw ay aking aalagaan. Hindi kita ililibing, sa bahay ko tayo dediretso. At doon ko papatunayan na ang pag-ibig ko'y seryoso. Patuloy kitang kakausapin kahit hindi ka na kumikibo. At kapag nabubulok ka na, ako pa rin ang kasiping mo. Panghabang buhay na tayo, isang perpektong romansa.
mata at sa aking sumama. Folks, 2 years na tayo hindi nakikita at alam kong sasabihin mo na naman na uprising na naman, pero ito yung mga laban na sinasabi ko minsan na tinatadhana lang talaga, nagkakataon na style-wise, yun yung mga bagay talaga, no? Kaya nanalo ng coin to si Plasma, pinili niya mauna si Fukuda. Pahinggan natin ang pagbabalik ni Fukuda pagdating ng mula nung Flip Top Festival pa. Pahinggan natin unang banat, 2 minuto, on 12, Fukuda. Yo! Eto na! Nandito na naman tayo! Sa ginawa ni Anigmang Malatele serye na duelo, tinapat sa akin, uprising. Nakakapanibago. Sobrang excited ko sa laban na to na parang gusto ko nang matalo. Kasi Alaric Yuson, isa kang malaking putang ina. Paulit-ulit na lang yung putahing hinahain sa akin na parang karinderya. Kasi pang ilang uprising ka na ba? Ha? Tila di ko maungkat. Di ko matandaan pang ilang uprising ka, mga wala kayong bilang lahat. Mr. Horrorcore, kamusta ang iyong pagsusulat? Sobrang horrorcore, pati sa huling laban, litaw yung pagkakalat. Nag-joke, sabay harap na lang sa pader si Plas. Panay hugot ng lamang loob, pero tulak ng bibig hindi mailabas. Masakit ka pa man din daw magsalita, ganyan kakalakas. Yung tabas ng dila ay tuluyang natabas. Di nakaimik kay Bonifacio, tiklop sa pagtanghal itong palaging may bitbit na kutsilyo, niligpit ng marsyal. Asa na yung pagiging killer mo? Tila wala namang ganap, Michael Myers na walang kutsilyo to, nakamaskarang mapagpanggap. Brutal na sa liriko, tas biglang magjo-joke ng corny. Out of place yung komedyang nakakabobo na parang scary movie. Madugo na yung sulat, pero pang 3 times ang delivery. Plasma, dapat kang mamulat na ikaw lang yung plus na walang accuracy. O di ka accurate. Sinabihan mo si Invictus na galawang snatcher kasi patalim ang nauuna. Nagpapaka-criminal ka, pero simpleng snatcher at tuldaper, di mo alam ang pinagkaiba. Paulo Kalangan, para kang nasa Shutter Island kung ikukumpara, kasi pumapapil ka sa karakter na hindi mo kilala. Pag-aralan mo sarili mo, matuto kang lumugar. Itong galing daw impyerno, panigurado, malulusaw tong nagpapakametal. Panay krimen ang binibida. Ganyan ang iyong bukang bibig, pwes 2 kutsilyo sa tenga. Pakinggan mo sarili mo na mawalan ng pandinig. Buong round ko pinabuka sa'yo na di ka nakakatakot. Yan ang totoo. Di ko binanggit yung ilong mo, di ako sumisilip ng pangit na angulo. Unang banat, Plasma, pahingan natin. Yo! Huli kong laban, sobrang bad trip. Hindi ako nakahataw na gusto. Sa battle ito, ako'y magbubuhos ng galit. Kaya kaapaw ang dugo. Estilo mo'y hilaw. Kulang sa bagsik ang iyong binabato. Pag ikay bumibitaw, ang tanging bumibilib ay mga kasama mo. Mahilig kang sumigaw para tunog malupit mga bata mo. Pero ngayon ikaw ay sisigaw dahil sa sakit na matata mo. Kutsilyo na dapat kay Marshall ay sa'yo na nakasentro. Ito ay marahas sa pagpatay, hindi na to duelo. Sunod-sunod na hiwa at ang magiging epekto, may iwan kang puno ng linya na parang isang berso. Tapos maso sa sentido, utak ay madudurog habang dugo'y sumisirit. Tila pagpayag mo sa labang to, wala ka na sa tamang pag-iisip. Nagagalit tuwing tinatapat sa uprising, pero hindi mo tinatanggihan. Kasi deep inside, fanboy ka pa rin ng grupo naming Batikan. Kaya pala malakas kang sumigaw. Hindi dahil agresibo ka sa liriko, kundi dahil ganyan ang reaksyon ng isang fan pag nakikita ang kanyang idolo. At pag ako ang sumigaw, lihitin mo yung buot na pinupunto. Rumespeto ka habang tinatanggap ang dahas, parang anak na inaabuso.
Lima na ang tinalo mo sa aming kampo, pero huwag kang pabida. Sila pa rin ang unang nababanggit sa mga pinakatubatak sa liga. Mga nilabas naming album, music video at kanta ay tinuturing na obra maestra. Marami na kaming tropeyo habang bumubuelo ka pa lang sa karera. Sakto lang ang bilang ng mga tagahanga, pero lahat ay solido sumuporta. Hindi ka tulad ng sayo na pag wala kang battle, hindi ka kilala. Kung usapang ambag sa kultura, ikaw ang dapat nasa hukay. Paano ka naging uprising killer kung ang aming legacy ay panghapang buhay? At sa mata ng mga tunay sa lugar nyo, ang pamatayan ay hindi ikaw. Ang kalebel mo lang ay si Dopey. Kayo ang mga batas-batasan ng Mindanao. Palawang balat, pahingan natin! Underground ang magkakampyon. Yan ang sigaw mo sa gitna. Panginawala ng bago doon. Si Batas, pangalawang beses na yan nagawa. Maging kampyon na underground iyong pinapamukha, pero bawat bitaw di mo kayang isabuhay ang isang salita. Nakaabot ka nga sa finals, pero kitang-kita naman sa video na di ka pa rin nakatakas sa mga barang iniharang sa'yo kahit dinaan mo pa sa underground na parang El Chapo. Ginamit mo ang uprising para sa flip-top makilala, kahit deep inside gusto mo silang isa-isahin sa liga. Sa harap ng uprising, peking pakikisama pinapakita. Para manatili sa liga, itong plastic kay Enigma. O plastic, kaya yung imahe mo, di kongkreto pagkabuo. Walang kaba, kaharap, itong plasmang di makapagbigay pressure ng dugo. Plasma, dugo, di ba yan lagi nasa isip mo? Pwes meron ng mamumuong dugo sa ulo mo sa pagsaulo. Di mo matuturing tong bloodbath sapagkat kamao magiging harang sa plasma na parang blood clot sa bug. Wala nang hininga, tuluyang na-choke. Nasaksihan nyo ang dugo sa dugo na parang family stroke. O di ba mahilig ka sa porn reference? Ito pa simpleng strategy. Bawat anggulo, pasok yung tira nitong addict sa pornography. Nagagalit pa pag nababanggit sa laban. As if importante ka. E nababanggit ka lang naman pag usapang luksurya na. Nagagamit ang iyong pangalan sa paraan na di nakapagtataka na parang OG1 na sasambit ka lang pag usapang patawa na. Usapang pangit, dambuhala, ilong, ikaw ang basihan. Kaya sa laban mo kay Poison, di siya nag-aksaya ng anime reference, kinengkoy ka lang patawa. 80% sa laban mo, may Righteous One na referensya. Minado, di ba? Ginagamit mo yung kalagayan ni Righteous One para lumetra. Panay kapit sa wheelchair ni Righteous One at dun ko rin nalaman, para makapag-shortcut sa linya, ginagamit yung may kapansanan. Madayang ulik ba? Sensitibong underground na may mababang luha. Dumi ka lang sa underground, tain ang pusa. Pagiging underground shit, malapit mo nang makuha dahil ikaw na mismo ngayon ang nangangamoy lupa. Kaya tumingin ka. Ako ang lilibing sa'yo, underground hip-hop. Mukha ko ang huling masisilayan mo at paulit-ulit mong matatandaan to na parang intro video ng flip-top. Dai, follow ang banat, plasma, pakinggan natin. Righteous One, walang personalan. Yo! Kaya alam ko naman siya nagbumukhang epektibo. Kasi pagdating sa punchline, siya ay mas nagiging agresibo. Dinadaan sa gigil upang takpan ang kanyang pagkukulang lyrically. Galawang FedEx at LBC, ang tangi mo lang na e-express delivery. Tanggapin ang realidad na kailanman ay wala kang tumatak na bara. Kanyang mga linya ay pekeng koka. Subukan niyong isa ulo, malalaman niyo na walang tama. Kalaban mo'y horrorcore MC. Hindi uubra yan, pinipilit mo na trend. Maingay ka pero mahina ang dating, ikaw ay humihinto na trend. Para sa akin, nananatili kang newbie dito sa brutal na paligsahan. Karapat dapat lang itong pagmamaltrato na iyong nararanasan dahil kapag ang bata, tinataasan ng boses, kinakailangan parusahan. At sobrang gasgas ang mga anggulo at konsepto ng iyong mga kataga.
nagtutunog bago dahil gumagamit ka ng matatalinhagang salita. Yung sa'yo galing tesauro, yung sa'kin galing sa puso ang mga sulat. Malalim ka lang mag-research pero hindi ka malalim sumugat. Kaya pakiusap lang, tanggalin mo na yung titulo mo na lirikal. Lalim mo ay pang swimming pool, ito ay hindi natural. At mahilig ka na rin magpaka-brutal. Stilo na ako ang nagpasimuno, nagkalat. 29 sa iyong dibdib, yan ang iyong tagus-pusong basasalamat. Mali ang landas mong tinahak. Diresis mong pilit ang iyong pinapalaganap. Mga tulad mong ipastor, ako ang tagawasa. Yan ang mabuting hangarin ng aking masamang balak. Dahil sa aking madugong tugmaan, agad ka nagpalit ng direksyon. Magaling ka nga ba sa delivery? E ako to nagbigay ng inspirasyon. Kaya paano o magiging talangka? Mababa pa ang iyong antas. Pag-angat mo'y paano po magsisimula? Kung ito na ang iyong wakas. Mahilig ka na mag-angas. Ganyan ugali paniguradong papalpak. Hihilahay lang kita pataas para mas masakit ang pagbagsak. Tayo muling barat, punguda, pahinga natin. Inamin mo on-cam na isa kang malibog na nilalang. Mike Enriquez ang galawan kasi serbisyong totoo lang. Ang sarap mo, Pia. Di ba may kasintahan ka na, Paolo? Makonsensya ka naman siguro. Patunay lang na pagpangalang Paolo, hindi na po kontento. Yun na naman. Mismo, 36 years old na walang anak. Malaking porsyento na baog. Palagi daw handa sa gera pero walang maiputok sa loob. Di makapagbigay ng apo sa magulang. Tila ganyan na nga ata. Dinagdagan pa ng kulang ang pagkukulang nitong ampon na di makaproduce ng bata. Di ba repen ampon ka? Pero di mo na nire-representa. Nag-iba yung display ng plasma on screen ng makakupit na ng piyesa sa iba. Di ba stilo mo galing sa kanila? Huwag mo sabihin galing sa'yo pagiging lirikal. Sinungkit lang yung teknolohiya ng iba kaya nagpaka-teknikal. Sabi mo sa isang kanta mo na lagi kang dinadapuan ng langaw. Tangina, di ko ma-imagine yung stress mo araw-araw. Lagi kang dinadapuan ng langaw. Di ka ba nakadama ng kutob? Na kung nasan yung langaw, nandun yung bulok! Basura! Sa music video mong Salarin, doon ko napansin na vision mo kakaiba. Di ko madetermine kung saan ka nakatingin, kung sa camera man ba o sa camera. Kaya yung punto sa kanta mo, hirap ng matukoy. Sumasalamin ang sulat sa mata mong paligoy-ligoy. Banlag! Ikaw yung damulag, pero binubuli ka sa grupo. Malaking tao, pero katumbas mo'y walang sungay na toro. Pinagtripan ka pa ng uprising ng pasikreto. Akalain mo, pinag-album launch ka sa lababo. Check nyo. Plasma, Ulan at Dilubyo album launch. Sa mga di nakapanood, nasa lababo yung venue tas may nakasampay pa na brief ni Denny sa likod. Ngayon, sabihin mo sa akin ang halaga mo sa grupo nyo kung sa simpleng venue pa lang pinapasink in na sa'yo. O wala kang pwesto. Patapon ka nga pero nilagay ka pa rin sa lababo kasi sense ng kanta mo pang tubero. O nonsense ka, bobo. Sa sulat literal, ni hindi mo nga kayang i-work out yung sarili mo pisikal. At may girlfriend ka na, kaya itigil mo ng astang brutal. Aminin mo na lang na ikaw na si Plasma Mapagmahal. Walang laban, walang laman, walang kahulugan. Sarili mong pangalan, sadyang napanindigan ng napagmasdan nyo tong Plasma ngayon sa kawalan. Isang uprising na naman ang siyang matutumba. Sinong kasunod? Ha! Anigma! Huwag ka nang magsulat-sulat dahil 3GS ka na! Huling banat, Plasma, pahinga natin! Go. Sobrang binaboy ni Shehi yung anak mo nung kayo'y naglaban. At imbis sa ipagtanggol mo, bumanat ka na lang ng teknikalan. Nagmistulag tatay na sa alak ay nagpapakawasak dahil mas pinili mo mag-bars kaysa protektahan ang sarili mong anak. Isang round lang yon. Pero siya ay sobrang kinawawa. Tapos yung audience patuloy pa rin sa pagtawa. At ang pinakamasaklap, tangina na body bag ka. Ni isa sa technical mong rima ay walang nagbarka.
Mga sensitibo, huwag kayong mag-alala. Hindi ko nababastusin anak niya sapagkat hindi ko naman ugali ang gumamit ng laspag na. Ngayon, nakita lang lahat ang iyong tunay na kulay. Mas prioridad mo ang isa buhay kaysa sa isang mahal sa buhay. Nilamon ka na ng battle rap. Desperado makabuo ng malalim na linya. Desperado kong makabuo ng malalim na linya. Wala ka nang quality rhymes, tapos wala ka pang quality time sa pamilya. Tagapaghatid ako ng kastigo mula noon hanggang ngayon. Tanggapin ang iyong tadhana na sa patalim kahahantong. Kakatayin ang bawat parte ng katawan. Basta karahasan ako, kampyon. Magiging parang anime cosplay convention dahil kakalat ang nagpapakahapon. Nagmumukha ka lang kawawa tuwing sumasaba sa gera. Ano man ang iyong gawin, hindi ka pa rin nahahanay kay Lasak at Krega. Si Sixth Street naging champion. At kahit tinalo mo siya, walang may pake. Madalas mong ipagbalaki ang Mindanao, pero ikaw hindi pinagmamalaki. Gustuhin ko man mag-rap ng mabilis, hindi na ata kailangan. Tutal itong aking kalaban ay palaging nauunahan. Tutal itong aking kalaban ay palaging nauunahan. Kaya ko lang tinanggap tong laban para makabawi sa larong to. Ginawa ko lang stepping stone ang lahat ng binato mo. Kaya kahit gano'n pa ka-complex ang lines, hindi tatalab sa aking hagupit. Tingin mo ikaw ang greatest of all time, tang ina mo ako si Baphomet. Dagat-dagatang apoy ay akin lang nilangoy. Balak mong progreso ay sigurado ng hindi tuloy. Feeling magaling si Boy. Kaya sa hanay ng mga lehito mo siya ay tinaboy na exposed sa tong Diyos-Diyosa ng Mindanao na parang si Kipuloy. Time! Flip up again para sa lapin! Check, check. At bago tayo tumuloy sa mga hurado natin, gusto lang namin pasalamatan ulit lahat ng mga sumusuporta sa amin sa Patreon namin. Patreon.com/fliptop. Search nyo na lang yan. Silipin nyo yan. At syempre, hindi namin kayo nakalimutan. Nireserva lang talaga namin to para sa mga ibang laban ng Ahon 12. At sana na-enjoy nyo lahat ng mga laban na nilalabas natin ngayon at yung buong lineup ng Ahon 12. Proud na proud talaga kami dyan. Isang malaking shoutouts una sa lahat sa recognized tier. Kay Jans Perez, shoutout sa inyo, maraming salamat. Kay Yagi Olaguera at kay Michael Joe mula Japan, shoutout sa inyo, maraming salamat sa suporta. At tuloy naman tayo sa mag-ingay tier natin. Isang malaking shoutouts para sa isang bagong patron natin. Shoutout sa iyo, Morris Mempin. Yeah, maraming salamat. Pastor A mula LA pa, shoutouts po sa inyo, maraming salamat. Kay Sir Ninoy Agsalud, shoutouts po sa inyo, maraming salamat. Kay Todern, maraming salamat din sa lahat ng suporta mo sa Liga. Kay Topher Vizcara, eto ulit tayo, Topher Vizcara mula Sydney, Australia. Kay Richie Aranda, kay Kevin Belches ng Matalom Leyte, shoutouts po sa inyo, maraming salamat. Kay Adrian Agora, Adora, representing Angono Rizal at Chicago, Illinois, shoutouts po sa inyo. At kay Paolo Mendoza, maraming salamat din. At para sa huling tier natin sa pinakamataas, yung iba pa rin ang live tier, isang malaking shoutouts kay Donnie Taday, shoutouts po sa inyo. Kay Tristan Van Excel, sa hanggang ngayon sinusuporta nyo pa rin kami sa Patreon, representing Bacara, Ilocos Norte at Waipahu, Hawaii, shoutouts sa iyo Tristan, sana na-enjoy nyo lahat. Syempre kay Attorney Rustico ng Toronto, Canada, maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo. At kay Mark Luteria, correction na pala, hindi siya Mark Lutera, Mark Luteria ng Taguig, shoutout sa inyo men. At yun, maraming salamat ulit. Enjoy nyo lahat ng iba pang uploads natin ng Ahon 12. Kita kits this year. Yeah. Pukuda vs. Plasma, mag-iayos pang beses para sa kanila pareho. Ang boto ng Murado, 3-2, mag-iayos para kay Pukuda. Shoutout to Plasma. Maraming respeto kay Plasma. Hindi Plasma, tunay yun, ha? Yung ano, yung mga, yung pricing versus ako, hindi yun, ano. Kaya yun, eh. Ang ulat at the Delubio, Spotify.
Judges. Yo, Tyke no Manas, 1870. Siyempre, grabing teknikalan, lirikalan yung naging laban. Pero para sa akin, binigay ko yung boto ko. Isa ako sa bumoto kay Fukuda. Kasi parang sa akin, mas nanaig o lumamang siya dun sa paggamit ng angulo at pagpili ng angulo na gamitin kay Plasma. Kasi yung mga angulo niya bago. At ganun din naman si Plasma. Kung sino bumabanat, hindi mo pwedeng sabihin na sa kanya to dahil nagbabawian sila. Pero overall, mas lumamang sa akin si Fukuda sa performance, syempre sa paggamit ng angulo. At yung round 3 ni Plasma, malakas din yun. Kaso nga lang, para sa akin, medyo wais yung naisip na angulo doon ni Fukuda at saka latest angle yun. At kung yung round 3 ni Plasma, ganun yung ginawa niya sa 1 and 2, piling ko pwedeng maging sa kanya yun. Pero overall performance talaga, Fukuda ako. Yeah. Yo, yun ko, minunta ko si Plasma, mabilisan na lang, ano siya, bali, lamang sa delivery si Fukuda, lamang siya sa presentation, pero yung bilang ng suntok para sa mahaba yung setup ni Fukuda, tapos hindi ganun ka lumalanding yung suntok niya. Yung iba, pero yung may mga solid din siya na punchline. Pero si Plasma, hindi man ganun kaganda yung presentation niya. Yung mga lines niya, mas magaganda yung lamay, mas mabigat. Kaya sa dami ng suntok lamang si Plasma para sa akin. Yun, Husky, minoto ko si si Plasma. Yan, although malakas sila pareho, pwede nga lang na-draw, kaya lang, para sa akin, na-appreciate ko si Plasma. Sobrang solid ng mga linya niya. Si Fukuda naman, malakas din naman. Pero ang nangyari sa akin, bali, first round, binigay ko kay Plasma. Tsaka yung third round, so yung malakas para sa akin, yung second ni Fukuda. So parang halos pantay lang talaga lahat. Pero sa akin, yun, Plasma ako. Solid. Yo, pinoto ko Fukuda. Round 1, pantay siya para sa akin. Round 2, binigay ko kay Fukuda. Mas lumalanding yung suntok niya. Pero round 3, parang hinabol ni Plasma. Kaso, mas madiin talaga yung suntok ni Fukuda para sa akin. Saka mas malinis. So yun, 2 tapos split. Fukuda, pero sa replay baka mag-iba, pero for now, Fukuda. Yo, Zaki, binoto ko si Fukuda. Yung first round, binigay ko kay Fukuda yun. Although parehas naman silang may magagandang written, feeling ko kuwang-kuwa talaga ni Fukuda yun. Yung presentation ng mga sasabihin niya, yung bars nandun din. Sa round 2, kay Fukuda pa rin yun. Although parehas naman silang may malalakas na written eh. Pero mas feeling ko, mas dalang-dala ni Fukuda yung performance niya sa yung kabuuan ng battle. Round 3, binigay ko kay Plasma. Feeling ko humina ng konti si Fukuda dito sa round 3. Yung habang yung round 3 naman ni Plasma, marami siyang mga sunod-sunod na bar na nagustuhan ko. Kaya yun, tama. Yeah, yun, Plasma versus Fukuda. 3-2 yung judging, split decision. Kahit hindi pinalad, para sa akin, nasa point na ako na ang mas mahalaga yung nagbigay ng malinis sa performance ni Iko. Okay naman yung performance. At yun, congrats kay Fukuda. Mukhang maganda naman yung laban. Sana maganda yung laban sa video. Pero yun, natuwa naman ako. Di man na ang tinalo mo sa aming kampo, pero huwag kang pabida. Sila pa rin ang unang nababanggit sa mga pinakatubatak sa liga. Mga nilabas naming album, music video at kanta ay tinuturing na obra maestra. Marami na kaming tropeyo habang bumubuelo ka pa lang sa karera. Sakto lang ang bilang ng mga tagahanga, pero lahat ay solido sa suporta. Hindi ka tulad ng sayo na pag wala kang battle, hindi ka kilala. Kung usapang ambag sa kultura, ikaw ang dapat nasa hukay. Paano ka naging uprising killer kung ang aming legacy ay pang-apampuhay? Ayun, naging malinis yung laban namin. Bali, walang nag-stutter, walang nag-choke. Nailabas lahat yung mga naisulat. So, yun pa lang, panalo na tayo, panalo na kaming lahat doon. Sinuwerteng nanalo, pero para sa akin, parang patas lang yun. Pero, yun na nga, sobrang linis ng battle na yun. Good job sa aming dalawa kasi walang nag-choke. Pag-aralan mo sarili mo, matuto kang lumugar itong galing
daw impyerno, panigurado, malulusaw tong nagpapakametal. Panay, krimen ang binibida. Ganyan ang iyong bukang bibig, pwes dalawang kutsilyo sa tenga. Pakinggan mo sarili mo na mawalan ng pandinig. Ayun, ang maganda rin sa laban na to, parang ginanalo ulit. Kasi nung laban namin ni Marshall, medyo, syempre, pasama ng performance. Pero ano yan, bumalik ulit yung drive, kaya sa mga gusto kong mawala dito, sorry, hindi ako alis dito. Pero yun, baka battle muna. Kasi ano kakatapos lang din ng album. So, tingnan natin kung ganahan mag-isa buhay. Sige, pero kung wala, ano lang, tanggap lang ng battle. Yun, nakasuporta natin yung Sumagupa crew at ibang kalakaran sa CDO Hip Hop, especially sa mga new school, old school, at sa ano, sa mga battle rap na liga doon sa local na CDO Hip Hop. Yeah. Yun, salamat sa inyo lahat. Sana suporto tuloy yung suporta nyo, hindi lang sa akin kundi sa lahat ng MCs, pati sa ano, sa liga mismo at sa buong eksena ng hip hop mismo. Yun, tuloy lang sana, at sana sa 2022 magkita-kita na ulit tayo lahat sa live. Sana yun, sa mga sumusubaybay sa akin, alam kong meron kayo, nandyan kayo, nag-PPM kayo, tuloy-tuloy lang, huwag kayong magsawa, suportahan hindi lang ako, yung ibang mga MC pa na mga underrated, yung mga kahit sino na battle MC na may potential, supportahan nyo yung flip top, huwag piratahin, yun lang. Peace.